ito yung late game insurance nila. Sa early game, si ang source nila is going to be Irithel. But come the late game, Ling naman yung kanilang paggagalingan. Kaya pala sinasabi mo na pwede ang Hayabusa, pwede ang Ling, pero ang pupuntahan ng TNC Pro Team ay ang Ling. Matagal-tagal na, this is the debut pick, debut game para sa isang Ling. Magiging maganda ba ang simula ng Ling na ito or guguluhin? Kasi expect na natin, tatambay talaga itong Onyx Philippines sa Purple Buff na isang Ling. Kasi aminado naman tayo na sobrang reliant sa Purple Buff nito. Gagawin ko ba ay dedepensa ko ba yung aking kakampi or mag-focus na lang ako dun sa invade. And the thing with Cho kasi benefit, pwede ka, mabilis ka talaga mag-level 2. Naku po, naihipin. Oh, ang sakit. Sakit. Puncture play mula kay Ryzen. Hindi naman masyadong nagkakaroon pa ng action, literal na pakiramdaman lang damdaman muna. Yeah, at saka kumuha din muna ng purple buff dito si King Kong eh, para sa ready talaga siya sa labanan. Ito na pala yung action, si Jesu yung kanilang namataan at siya ngayon yung sasabitan. Pero yung turtle, sino nga bang makakasecure? Si King Kong pa rin with the retribution sa paggamit nung kanyang Tempest of Blades para lang makatakas dahil nakuha naman na ng TNC kung ano yung gusto nila. Konti-konti lang. Ay, hindi pala. Ay, lamang pa pala si Ryzen ng konti. Dahil dun sa turtle, nakuha. Oh, pero Giuseppe. Mahuli dito si Bentlings, bawasan na. Kaso si Innocent naman, siya yung nagpapapana using the Irithel. Napakaraming na nakakap using the Way of the Dragon at meron na siyang hinandog na isa. Yoshin is down para sa side ng Onyx. Makakatakas pa si Bentlings at maging si Goyo. Wow. Baga ko titignan mo, marami silang setup eh. Pero hindi nila makonvert ito kill. Pero ngayon, naabutan si Goyo doon. Kinopia yung black shoes, pero medyo bawasan pa rin ang kanyang buhay. Ay, mukhang hindi na nga siya makakatakas ng tuluyan dahil si Ryzen, hinabol talaga siya hanggang sa kaduluduluhan. Kaya naman nabawasan ng isang miyembro ang TNC at sakto, meron tayong Lord. Si Bentings ha? Andun sa likod si Bentings. Nag-aabang lang ata ng setup dito pero Super Friends ang kanila magiging target. And ngayon si Jesu naman ang pinopoke. Napa-flicker na. Wala nang flicker si Jesu. Ang patient ni Bentings dun sa bush na yun. Oh, bottom lane. Uy, bottom lane. May pinaplalon. Nets! Naku mo, nasipa! Inulaga! Nets, hindi makakasurvive matapos gulatin ni Bentings at ni King Kong. So kung kanina kinakala natin na papabor na sa Onyx yung pagkuha dito ng Lord, mukhang ang TNC pa ngayon ang nakakuha ng agad-agad na pick-off. At ako si Jem, sinasalo lang niya yung damage. O sino ha, nag-umaamba, uy. Tinarget niya ngayon si Bentings. Reset. Naka, mapaburst down ba dahil na final slash papalayo si Ryzen nung gusto na sana niyang gamitan ng Thorned Rose sa mukha. At ngayon, hindi na naman magpapatuloy yung laban. Grabe yung Lord Dance, Onyx Philippines. Pinapatunayan nila na kaya nilang sumay pero doon yung sipa! Ay, may Purify nga lang na natitira para rito kay Nets! Ooh! Super Friends will be able to take down Bentings at si Ryzen naman kung makakampante na talagang pumasok dito sa mga miyembro ng TNC. Grabe yung pagugulo na ginagawa dito ni Jem. Super Friends may black shoes pa pero si Jem yata baka maging kasunod na casualty dahil nandoon yung damage ni Goyo na hindi nga pala natin namamalayan. Naiipon na niya pa unti-unti. Uy, pero si King Kong dito nag-a-attempt. Piracy machine gamit din. Jesu at ang buong kupunan ng TNC. 12K para sa buhay ng Lord. Makikipagsayawan lang si Ryzen dito. At uy, na-breaker! Hindi nga lang tumama sa pader. Pero nakaka-free hit naman dito yung mga miyembro ng Onyx. Nagbabounce yung bola sa gitna ng mga miyembro nila. At na yun naman na si Jesu ay pumagin na. Medyo siya'y tuluyan ng tutomba. At si Nets nga lang ang magiging kapalitan. Not a good trade masyado. Pero Bentings at ang buong kupunan ng Onyx Philippines, limang members para sa kanila pero kulang pa rin ng TNC. Ibaburst ba nila to? 13K yung buhay ng Lord, oh. Parang tinutuloy-tuloy na nga nila at what? Hindi aabot doon si Yoshinu sa gusto sana niyang talunan. Kaya naman baka ngayon siya yung mabawian. Pero grabe yung final slash. Kumonekta, King Kong pumasok na rin pero Tempest of Blades out. At ngayon, ang oras. Anong oras na ba? Oh! Ryzen ang makakakuha ng Lord! At kinakailangan na munang tumakbo papalayo ng players ng TNC. Ito yung kailangang problemahin ng TNC. Paano makakasabay si King Kong ngayong wala siyang purple buff? Nakapag-cooldown na nga yung retry ni Ryzen. Matapos niyang agawin yung purple buff at aabot nga siya ngayon na nagsasayawan na naman sila dito sa bandang turtle. Pero si Yoshinu doon sa kabila, meron siyang mauhuli. Si Jesu na mag-final slash din, dinala sa kanyang mga kakampi yung mga kalaban. Pero buwang siya pa rin naman yung unang magiging casualty. Nakakuha na ng minus 1 ang side ng Onyx. Way of the Dragon onto Jemmy, burst down nga ba siya? Meron pa ba siyang natitirang split para makatakas sa kanila? Pero buwang nandoon pala si Ryzen sa likod. Sinasayawan at nainuubos isa-isa yung mga miyembro ng TNC. Dito naman sa bandang itaas si Innocent ang sinunod at hindi na talaga makakahanap ng bawi ang mga miyembro
Hinahabol pa nila dito si King Kong, Super Friends. Nino-normal-normal lamang, King Kong. Look at that damage! Sakit. Isang sipa, 1-6. 1-6? Pure rage ako eh. Hindi okay. Kailangan eh, di ba? Hindi niya kailangan dito ng ano eh, mana don't, don't try this at home, guys. Ha? Baka naman kayo pag nag-RG tayo mamaya, mapapa-impurage kayo sa mga RG nyo. Oo, pang malupitang. Pang malupitang galaw na to. Pawang professional lamang. Ay, nako. Nakikinita ko na nga na makakita tayo ng mga ganong klaseng ano eh, emblema eh. Pero conceal ba ay gagamitin niya para dito sa TNC at mabilis nilang tutunawin itong Lord. So, well, kasi kapag, di ba, kapag mayroong ang passive na i-enhance siya. So, siguro yun yung pinaka-scaling factor. Uy, ayan na naman si Jem. Sinipa na nila dito. Oh. Habang split-split ay nagamit. At maraming mga na-commit na ultimate. 3 ultimates ang na-burn ng TNC dito. Mm-hmm. Sabay reset dito si Ryzen, ha? Pag nakita nila si King Kong, reset. At walang buff, si, walang purple si King Kong. Oh, wal- no. Energy gap. Ako po, mapapagamit ng Tempest of Blades. Sakto na. Makakasalubong naman niya, sakto yung purple buff dito ng All in Philippines. Pero dito naman sa kabilang tako, eh, meron ding mga kaganapan tayong nakikita. Nangangalahati na ang buhay ng Lord at mukhang sakto nakakuha naman ng purple buff si King Kong. Pero mukhang hindi na siya aabot para sa contest at si Ryzen ang makakasecure nito ng tuluyan. And then of course, kung sakaling gamitan nga nila ng sipa, eh nandun si Yoshino para i-cancel. Ako, nandito na at yung setup mula kay Yoshino! Tyrant's Rage on to Hesu. Makakagamit pa ng Final Slash pero wala yatang mahuhuli muna. King Kong dito mapapatempest of Blades na din dahil napakasakit ng damage ni Ryzen na ibinabato sa kanila. Pero sila Power Inuset at Hoyo nagde-defensa pero hindi na rin pala maaabot yung susunod na minuto. Wow! Clean sweep mula sa Onyx Philippines.